magandang tanghali po sa ating lahat mga kabayan. Kailangan hindi maganda ang tanghali ko sa aking pagdating dahil nakita ko po yung aming pananim mga kabayan ay malungkot po mga kabayan. Siguro nakalimutan ni Kuya Oming Diligan, no? Na-dehydrate po ating mga kabayan. Or ano nangyari? Umulan naman, no? Pero dito mukhang ilang araw natin hindi umulan. Oh. Kasi wala namang dahilan na para mamatay siya. No, ayan, mataba naman. Oh, ito okay naman. Itong dalawa lang, oh. Tapos yung talong ganun din. Ano nangyari? Parang malungkot yung talong at kamatis. Oh, 'di ba? Ayan po mga kabayan, no. Oh. Bunga na nga po mga kabayan, oh. Oh, 'di ba? May bunga na. Tapos yung nandito, oh wow, oh kumpulan ang bunga mga kabayan, no, nakakatuwa, oh di ba, nagkumpulan ang bunga, ayun pa, may medyo malaki na po mga kabayan yung iba, ayan po, oh, oh walang abono mga kabayan, na walang pangtaba o fertilizer o abono, oh pero ang daming bunga at mataba. At maraming bulaklak. Oh, ibig sabihin, maraming bunga ito mga kabayan kasi mga bulaklak na yan ay bunga yan. Oh, di ba? So, ayan. Oh, dito meron din. Meron din. Ayan. Oh, mataba po mga kabayan yung ating mga talong. Kuya Oming, nasaan kayo? Ay, nandyan. Oh, wow. May nabago dito sa ano ni Kuya Oming, oh. May ginawa siya dyan. Puntahan muna natin doon. O, pati yung lugbati ni Kuya Oming, oh. Oh, bumapak. Yung kanyang ampalaya. Oh, malago na. Oh. Kuya Oming! Anong ginawa niyo po dyan? Ha? Naglaba kayo? Oh, malinaw naman. Oh, ayan po mga kabayan. Oh, malinaw naman yung tubig. Oh, kahit dyan galing po mga kabayan, sabagay, panay ulan, no? Kaya malinaw pa rin yung iniigib ni kay Oming. Binalawan niyo po? Oh, sige, balawan niyo po muna. Sige. Ayan. Oh, ang daming tubig ni Kuya Oming galing sa swimming pool. Oh, dito po 'yan galing mga kabayan. Dito po 'yan galing. Ayan, oo. Ayan. Hmm, 'di ba? Maraming tubig. Oh. Oh. Ang sarap dito tumambay mga kabayan. Ayan o, oh. Akala mo nasa fish pond ka. Diba? Kuya Oming, anong nangyari sa kamatis natin? Bakit parang mamatay? Nalanta? Na umulan naman. Pero parang nalanta yung dahon. Bakit po? Ganon po talaga pag nainitan? Pag mainit po, Kuya Oming, yung kalimutan, diligan ah. Kasi sayang po, ang taba-taba. Tapos mamatay. Yung ano natin, yung talong, maganda yung talong natin. No, wala pang pangtabayan pero ang ganda-ganda na. Daming bulaklak, may mga bunga na rin. Sana lahat mamunga. Kaya lang yun, nandito banda sa malilim, medyo ano, nabansot ng konti. Di bali, mataba naman at may mga bulaklak naman. Kanina pa po kayo na kayo naglaba dyan? Ha? Hmm.
Buti malinaw yung tubig. Minsan kayo umingdat na namin dito na doon sa poso, doon siya nag-iigib, doon din minsan naglalaba. Kailan siguro mahiya din siya kasi parang nanghihingi lang siya, nakikiigib lang siya doon. No, pag may tubig, ayan, dito siya nagbabanlaw o dito siya naglalaba. No, pag tag-ulan, pero pag ano, walang choice, talagang pupunta siya doon para mag-igib at maglaba. Saan niyo po yung isasampay? Ah, dito lang din? Dapat doon sa may ano, may mainit, may araw, para matuyo po kaagad. Doon po. Ha? So ayan po mga kabayan, pagdating natin dito, maraming niwalis dyan, nasa loob pa yung mga dahon ng mangga. Ayan po mga kabayan. No, kasi isang linggo po pala wala dito sa Kuya Uming, kaya pala pinuntahan namin ng ilang araw pabalik-balik dito ay wala po siya. So ngayon, sinabi niya, kaya pala wala siya isang linggo, gumawa sila ng fish pond. Siguro may kumuha sa kanya, no? At straight, isang linggo hindi umuwi dito. Dahil nakailang beses na kaming pa daan-daan dito ay wala siya. So isang linggo po palang nawala, may ginawang fish pond. Siguro naghukay o sideline din, sayang din, no? Magkapera din siya. At syempre, para maka-exercise din siya, may trabaho na hindi mainip dito na nandito lang palagi. Okay naman yun, walang problema doon. Para at least, gumagawa din siya ng paraan. Pag halimbawa wala kami, nakagagawa siya ng paraan, meron siyang pagkukuhanan kasi meron siyang mga sideline. So ganyan po ang ginagawa niya. Kaya wala siya kahapon, buti ngayon, tamang-tama, ay nahuli din natin. Last time okay. Po kasi mga kabay, sobrang putik dito. So ngayon, ginawa niya ng paraan, nilagyan ng mga bato-bato. Kaya kahit umulan, oh, hindi ka na magpuputik dyan. Diba? At least, may mga bato na. At, ayan, nilagyan din niya ng mga tela-tela. Pero, ano eh, mga sinampay siguro niya to, mga damit. Ay, mga damit pala niya, dyan lang niya sinampay kasi... para pag siguro pag naabutan ng ulan, at least nandiyan lang din. Ayan, mga ano niya yan, mga damit na sinampay lang niya dyan. Ito po yung niwalis niya, oh, sa loob. Siyempre, isang linggong wala, no? Kaya walang magwalis. Ngayon lang nawalis na siguro niya. Kaya hindi pa niya na ano yan, nahakot yung mga nawalis niya. Oh, ayan po mga kabayan. So, siyempre, ang gagawin natin... ay mag-cook na naman tayo. Pati yung mga pinggan ni Kuya Uming ay hindi na rin niya nahugasan. Ito lumaki na talaga. O hindi kasi pwedeng makuha itong mga kabayan. Kasi pang ano din dyan, pang tibay din sa ano, trapal. Lumalaki na siya. Or pwede naman sigurong putulin ni Kuya Uming. Kailangan hang doon kasi mag-ano yung magsasangan din. Ayan po Ate Des, nandito po kami muli sa bahay ni Kuya Uming ngayon. Medyo magulo dahil... nagkaroon ng trabaho si Kuya Uming ng isang linggo, so hindi namin siya nahanap ng ilang araw.
sa wakas nagkatagpo din, umuwi din, no? Hindi ko alam kung babalik pa. So ngayon, nagpadala po muli si Ate Des ng 10,700 plus, no? Kung hindi ako nagkakamali. At para dito sa budget ni Kuya Oming na 4,000 plus, no? At yung 6,000 na po ay para sa team, no? At maraming salamat po Ate Des sa walang sawang pagmamahal dito kay Kuya Oming. Last time si Ate Des din po ay nagbigay din dito para sa budget ni Kuya Oming. Na tuwing punta po namin dito, nakita paano ay mabitbit namin yung pangangailangan ni Kuya Oming. Tulad nun, may bigas na, ulam, groceries, coffee, etc. etc. So yan po yung ginagawa namin. So the rest, siyempre pagbalik na naman namin, siyempre magbibigay tayo ng kunting cash kay Kuya Oming, no? Ganun lang po ang gagawin natin. Hindi pwedeng ibigay natin lahat kasi 1D millionaire si Kuya Oming. Oh, 'di ba? Mauubos ka agad. Hindi natin alam kung continuous ang mga biyaya. Kaya pag merong biyaya, kailangan magiging masinop, tipid-tipid, kasi pag wala na, kawawa. Kaya pag meron, siyempre, tipid-tipid lang para magkasya at aabot ng ilang araw. Hindi ibig sabihin pag binigyan tayo ngayon ng 10,000, ubusin mo na kagad sa isang buong araw, no? Tapos mag-i-expect tayo na meron ding kasunod, no? Na makatanggap muli ng biyaya. Hindi po ganun, mga kabayan. Ibig sabihin na may sponsor ka ngayon, habang buhay may sponsor ka din. Hindi po ganun, mga kabayan, ha? Depende po yan sa sitwasyon. Kaya pag meron, ingatan, sinupin, pagyamanin, at tipirin para merong madukot at aabot ng ilang araw. Ganun po. So ayan, magsaing muna po tayo, then mag-ihaw, then alam naman natin, mga kabayan, na si Kuya Oming mahilig sa sabaw. Kaya ito, nagparingas na si Makoy para saingan natin si Kuya Oming. Pagod pala si Kuya Oming, straight pala isang linggo. Nasa fish pond. Naghukay, hindi natin alam, naghukay, nagdadamo, naglalagay ng pilapil, etc. etc. So ganyan lang po ang ginagawa sa pilapil. Nagpapakain ng isda, nanguhuli ng isda, o naliligo sa fish pond, o ganun lang. Katatapos lang din niya magkape, mga kabayan, no? Ayan, no? Nagkape siya, kopi ko. O hindi namin binili yan, na siguro siyempre kumita siya, siya ang bumili niyan. Kasi iba yung binili namin, iba ang kulay, red naman. Ang binili niya is yung itim. Siguro ano yan, ang matapang. Kanin muna isa lang natin, mga kabayan. Tapos yung ulam. Kasi yung klaseng luto ng ulam ngayon ang gagawin ko. Paya niyo po, Kuya Oming. So ayan na po, mga kabayan, may kanin at may inihaw na liempo si Kuya Oming, no? And then itong sabaw nga po, mga kabayan, ay hinahanda ng kanyang anak, no, panganay na anak ni Kuya Oming, para
iluto natin at may sabaw, dahil alam naman natin na masarap kumain si Kuya Uming at ang kaniyang panganin na anak kapag merong sabaw. Ayan. So ganyan po talaga ang buhay dito ng mag-ama, no? Malungkot, pero ganun pa man, kahit papaano ay nakakakain ng masarap na ulam paminsan-minsan. Kaya salamat po talaga Ate D sa awa nyo po at pagmamahal dito sa mag-ama, na sa sitwasyon nila dito na tuloy-tuloy po inyong pagmamahal. Di ba po Kuya Ome? Oh. Nasa yung kapatid ni ano Kuya Oming? Di ba sabi nyo po dalawang anak nyo, isang lalaki at saka isang babae. Nasaan po yung babae? Nasa probinsya? Oh, kailan lang kayo nagkita nitong anak yung panganay? Ha? Kuya Oming, kailan lang kayo nagkita nitong anak yung panganay? Walong taon na kayo hindi nagkita nito? Ang tagal na po pala Kuya Oming, ano? Panganay nyo po ito, Kuya Oming? Ito po, oh, tingnan nyo po, ito. Panganay nyo pong anak ito? Ha? Babae ang panganay? Ah, ito yung pangalawa. Ito, siya. Natawas Kuya Oming. O, tingnan nyo po Kuya Oming ha, baka masubrahan yung ano, yung inihaw nyo po. Baka masubrahan sa apoy. Ako, bawasan natin ano Kuya Oming, mukhang marami itong ano mo, uling. Walang pumunta po sa inyo dito Kuya Oming? Walang bumisita sa inyo? Mga kapatid nyo po, hindi kayo binisita? Mama nyo po, hindi rin kayo pinuntahan? Yes, magluto tayo ng Nilagang Mamoy. Yes, nilagang mamoy daw sabi ni Makoy. Siya magluluto niyan. Para pag sila lang dalawa dito, at least alam na nila magluto. Para siyempre minsan magbanding yung mag-ama, no, magluto sila dito, tulungan sila, kaya kailangan matuto siyang magluto. O, may saging, may repolyo, syempre bawang, luya, sibuyas, siling green. Wow, yummy. O, yung simpleng ano lang, nilaga na masarap. Puchero po ba ito, madam? Parang ganun na rin, pochero. Pochero pala talaga yan. Pochero na walang sauce. Sauce. Kasi ang nilaga dapat is paminta lang. Tapos pichay pwede rin. Tapos patatas. Ayan. Ano pala yan? Pochero. Dinamihan ko na po yung gulay, madam, para masarap yung kain ni Kuya Umi. Papa Umi. Siyempre, dalawa kayang kakain yan. Dalawang araw nyo na rin kakainin yan. Uy, madam ha, sa La Union ko pa ito pinamili kanina.
Yes, ang layo ng palengke namin kanina mga kabayan. Binili namin pa sa Rosales, tapos nabili namin yan sa La Union. Kasi may pinuntahan pa kami sa La Union mga kabayan. Kaya sabi ko, para diretso na, ay mamalingki na tayo dito sa La Union. Kaya sa La Union pa kami na malingki. O, tapos sabay diretso na dito. Repolyo. 20 kasi marami sigurong deliver ng repolyo. Kaya mura na lang. Leoming, may mga tinapay na po kayo dito ha? Yan, may kape na rin po dyan. Para pang almasal, pang merienda. Pakilagay po dyan, baka maano po. Dyan po sa ano nyo. Tago nyo po. So ayan po, magluluto na po tayo ng pucherong pork. Pochero na pachamba. Pochero na pachamba. Yan. Siguradong mapapaulalam na naman si Kuya Uming ito. Sibuyas. Buti na lang po, madam, di na umulan ngayon. So ayan po mga kabayan, class A po yan na buto-buto, no? Ribs, yan ang part na masarap mga kabayan, kahit sa kaldereta, pang sabaw, etc. etc. No? Masarap po yan kasi malaman siya, may buto, malasa at malaman. Ribs po yan. Medyo mahal nga lang ang kilo niyan pero ayos lang kasi masarap naman. Yan, Madam Des, maraming salamat po. Di ba, Madam, last time siya rin po nagpadala kay, ano, Kuya Uming? Si? Madam Des. Si Madam Des. Makurot ka sa singit ni Madam Madam, tinawag mo Madam Des. Di ba, po? Si Tita Des mo at si Ate Des. Yes. At hindi lang si Kuya Uming yung natutulungan ni Ate Des. Marami pang iba na nakatanggap ng biyaya mula sa mapagmahal na puso ni Ate Des, kaya thank you, no? At sa lahat ng naging sponsors ko mula noon hanggang ngayon na patuloy sa pagmamahal sa aking munting adikain, maraming salamat po. Diyos na ang bahala sa inyong kabutihan. Yes, yung binigay natin chinilas, madam, sira na. Ay, no? Pinutol niya. Pinutol niya po kasi. Pinutol ni Kuya Uming, tapos naghanap siya ng pangdugtong. Try nyo nga po, Kuya Uming, kung kasya po sa inyo. Kasya? O kasya kay Kuya Uming. Sa inyo na lang po. Balik na lang kayo, di bali, pagbalik namin, bibili po kami ng ano. Kasya kay Kuya Uming. Bago yung mga kabayan, tapos tag-ulan, nainis Kuya Uming, nagparinga siya ng kahoy, ayaw sumindi. Ngayon, nagtapya siya doon sa chinelas niya. Ngayon, ang ginawa niya, nakahanap siya ng pandugtong, dinugtongan naman niya ngayon. Pag wala naman siyang paringas, yung dinugtong niya, putulin na naman niya yung ano, dulo. Oh, ayan po. Ayan, meron pang nakaano yan, alambre. Masakit po yun sa parang. Binilhan ko po yan siya ng bago eh. Kailan pinuto lang niya, tapos dinugtungan. O, ayan o.
Pati yung isa, kuya. Patingin nga po. Oh, pati yung isang mga kabayan. Oh, pati yung gilid, oh. Tinanggalan ni Kuya Uming ng pangparingas. Tapos ngayon, dinugtungan ng alambre. Masakit sa paa yan. Kaya yan, yung chinilas ni Makoy. Binigay na lang niya. Bibila na lang ulit pag nasira niya yan. Apo na lang po, bilhan mo ng bago, madam. Kaya wala na siyang chinilas. Itabi niyo po, kunin niyo po, Kuya Uming. Pangparingas niyo na lang po yan pag walang ano. Bibilhan ko na lang po kayo ulit sa susunod. Huwag yun nang sirain, ha? Siguro mga ano, paras kayo ng pari, Kuya Uming, madam? 11 at 10 din. Malaki po ang tao si Kuya Uming. Tapos na yan? Enough na. Pili nandyan na, no? Few moments later. Opo, maraming sabaw. Si Kuya Uming. Bakit po, Kuya Uming? Ha? Okay lang po kayo? May gusto po kayong sabihin? Lagi naman kami dito nakabisita sa'yo, di ba? Bukod sa ano, daan-daan na lang po kami dito kapag may
makadaan kami dito. Nakaraan, nagkita tayo abot-abot na lang, no? So ayan po mga kabayan, maraming salamat po muli kay Ate Des sa ayuda o budget dito para sa pang-ulam at pagkain ni Kuya Uming. Maraming salamat po muli, no? Tapos na po namin pinakain, nilutuan ng ulam, pinagsaing, pinaghain, pinakain, lahat na. Kasi pagod si Kuya Uming, 1 week po, no, na nandoon sa fish pond po mga kabayan. Siyempre, nakakapagod na trabaho po yon, o tamang-tama, nagsabaw tayo, niluto ni Makoy, no, nag-ihaw si Kuya Uming. Yung inihaw po mga kabayan ay bukas niya kainin yan, siyempre, no, kasi sinadya ko yan para hindi agad-agad masira, tatagal, no, wala nang timpla kasi gusto ko mga kabayan yung ganyan lang, asin lang ang ibudbud, ayos na. So ganyan lang po ako ngayon mag-ihaw. Ayoko na yung mga marinated. Nagsawa na ako sa ganyan mga kabayan. Mas gusto ko na lang ay asin na lang ibudbud, diretso, ayos, masarap. Plus sausawan na masarap. O, di ba? So maraming salamat, Ate Des. Nawa ipagpalain pa po kayo ng Panginoong Diyos sa araw-araw. Nawa ibigyan pa po kayo ng kalakasan ng katawan sa araw-araw. Nawa ibigyan pa po kayo ng mahabang buhay. Pang sa ganun, marami pa tayong matulungan na gaya nila. So mga kabayan, huwag niyo pong kalimutan, pakishare at subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Talita. Maraming salamat po. God bless us all. Bye! Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.